Okay. Huwag na lang po natin isang dalang masyado yung masyado lang. Si Papa pa po yung po. Huwag na lang kayo sa dalang. Okay. Maganda ka po sa inyong lahat. Okay. Maging stargazing tayo dito. Wait lang. Yung mga bata siguro matutuwa kasi may mga pictures sa kanyang papakita. Makita rin yung mga hindi pa. Makikita natin yung mga constellations, planets, and other heavenly bodies dito sa... Kaya umpisa na natin kagad. Maging stargazing tayo. Dito masyadong mga kalangitan, kaya may mga nilagay na imaginary lights. Katulad ng tinatawag na ecliptic. Ito yung daanan ng araw. Oh, ito yung ating araw. Nasa parting west na siya. Kanina nandito sa east. Then meron tayong tinatawag na meridian. Meridian, hinahati nito ang kalangitan into two parts. The eastern and western hemispheres. Dito sa eastern hemisphere, sumisikat yung araw. Kanina, dito sumikat. Kaya, pag nagsulat tayo ng oras pag umaga, naglalagay ng AM. Ibig sabihin ng AM ay ante-meridian. Ante-meridian means before meridian. Hindi pa kasi nakakarating yung araw dito sa meridian pag naglagay ng AM. Paglagpas niya, naglalagay na tayo ng PM. Kahit nung alas 12 nandito, naglagay tayo ng PM kasi nakalagpas na siya sa meridian. Kaya PM means post meridian or after meridian. Nakalagpas na yung araw doon sa meridian. Tapos, lulubog na yung ating araw. Kaya hindi tayo makakita ng iba pang mga heavenly bodies dyan sa taas kasi nandyan pa yung araw. Maliwanag na maliwanag yung araw. May mga stars dyan sa mga planets. Pero hindi natin makita kasi araw pa lang. Tinatalo ng araw yung lahat ng liwanag na nandyan sa kalangitan. Pag lubog ng araw, saka lang tayo makakita ng mga stars, mga planets. Kaya palubugin na natin yung araw. Yan yung isang position niya. Ngayong 2:40. Advance kasi itong oras namin ng isang oras. Exactong position niya. At ang planetarium ay isang replika ng ating sky, ng night sky. Kung ano yung nakikita natin sa mga oras na ito, yan din ang papakita ng ating planetarium. Paglubog ng araw, makikita natin yung buwan. O mararanasan natin yung tinatawag na twilight. At meron tayong tatlong series of twilights. Civil twilight, nautical twilight, and astronomical twilight. Pag civil twilight, makakakita na tayo ng mga planets dyan. Pero wala pang visual. 12 minutes after sunset, yun yung tinatawag na civil twilight. 24 minutes after sunset, nautical twilight naman ang tawag doon. Makakakita na tayo ng mga malalaking stars o maliliwanag na stars sa kalangitan. Then, 48 minutes after sunset, tinatawag yun na astronomical twilight. Maraming-marami ng mga stars ang makikita kasi malalim na yung kinalalagyan ng ating sun. Kaya dinilim na yung ating kapaligiran. 6, 5, 7. Lilitaw na yung mga stars, ano ba, sa gabi. At dahil sa dami ng mga stars, kinrew po yan into constellations. Ayan na po sila. Ayan, dumidilim na po. Ayan, may mga stars na, ano. Ayan. Ayan na. Ayan na sila. Nandiyan na yung mga stars. Kasi gabi na po. Ayan. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, everyone! Pwede na nating batiin yung ating mga katabi ng magandang gabi. Ayan. Okay.
Kailangan po natin yung ating mga ilaw. Kailangan po natin ng madilim. Hindi po natin makikita yung mga stars na kasi hindi yung inyong mga last night. Kailangan po natin ng dilim dito. Thank you. Okay, mag-start guys tayo. Bayan tayong i-take the constellations. Labing tatlo ay yung zodiacs. At nandiyan din yung mga planeta. Sisimulan natin dito sa isang planeta ito. Anong planeta yan? Yan yung ating evening star ngayon. Ang planeta Venus. Tingnan natin yung larawan ng Venus. Venus. Yeah. Yan si Venus. The second planet from the sun is Venus. Yan yung pinakamainit na planeta. At pag sinilip sa telescope ang planetang Venus, meron siyang shape. May minsan crescent, minsan kalahati, minsan northern half. At pihira natin ma-observe yan na buo dahil malapit siya sa Earth, tinatakpan ng anino ng Earth yung part ng Venus. Kaya nagkakaroon siya ng shape para siyang moon na maliit. At pinakamainit yung planetang Venus sa ating solar system. Dahil ang kanyang atmosphere ay binubuo ng carbon dioxide na nagtatrap sa liwanag, sa init na nanggagaling sa kanyang sa planeta. Kaya hindi makalagpas sa atmosphere niya yung init na kukulog sa loob niya. Nagkakaroon ng greenhouse effect. Okay, kaya mainit ang planeta niya. Another planet. Mayroon ba kayo nakikita ang planeta? So, anong planeta yan? Hindi naman siya pula eh. Sino yan? Okay? At pag tinignan sa telescope ang Jupiter, makikita yung kanyang cloud planet. Cloud planet, sana doon yung kanyang red spot. Ito yung red spot. May isang malaking bagyo sa atmosphere ng Jupiter. At merong 65 moons ang Jupiter. Apat doon ay yung tinatawag na Galilean satellites. Yung mga moons niya na na-discover ni Galileo. Ito yun, si Ganymede, Io, Callisto, and Europa. Yan yung tinatawag na Galileans. Kasi na-discover ni Galileo Galilei. At si Jupiter ay fifth planet from the sun. The biggest planet in our solar system. Isa pang planeta na visible mamayang gabi. Sino to? Sino to? The second largest planet. Saturn. Yeah. The first planet to be discovered with rings is Saturn. Meron siyang 3 major rings. 1, 2, 3. Pero siyam yan. May mga secondary rings yan. Apito pala pito. In between rings, may mga gaps. Kung tawagin ay Cassini division. Meron siyang 62 moons. Pinakamalaki ay si Titan. Okay, nag-stargazing na tayo. Nasa likod siya ng Saturn, kaya hindi ko siya naipakita. Stargazing na tayo. At pag nag-stargazing, ang unang-unang hinahanap ay yung North Star. Ang pangalan ng ating North Star ay si Polaris. Siya yung nag-iisip bituin na hindi umaalis sa kanyang lugar. Umiikot lang siya sa kanyang axis. Okay, paano natin siya malolocate? Sa pamamagitan ni Big Bird. Yung malaking tabong, ito. Malaking tabong. Ito yung handle ng tabong. Ito yung lagayan ng tubig. Si Bob, Bob He, Merak, Pekta, Migres, Alius, Lizang, and Alkali.
Yung dalawang stars na ito ang pointer ng North Star. Yung distance ng dalawa. From Merak to Dobe times 5, go ahead. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan matatagpuan si Polaris. Eksakto yan. Kung may gamit, tignan nyo. Visible din yan. Ay, nakita na natin si Polaris. Pag nakaharap tayo sa Polaris, dahil yan ang exact north, sa ating likuran ay? South. Sa kanan, east. Sa kaliwang, west. Kaya may mga letra dyan. Cardinal points of the compass. At si Polaris ay nasa dulo naman ng hawakan o handle ng small dipper. Handle. Pero ang small dipper at big dipper ay hindi constellations. Sila ay mga asterism. Ibig sabihin noon, group of stars that form a pattern. Pero inside a constellation. Meron silang mother constellation. Si small dipper, ito yung larawan niya. Lights. Si small dipper ay nasa loob ng constellation ng Ursa Minor. Ayan si Ursa Minor. Ito yung maliit na bear. Ito yung buntot. Ito yung mulihang paa, katawan, mulihang paa, at ang kadyang ulo. Si big dipper naman ay nasa loob ng constellation ng Ursa Major. Ayan. Yung malaking bear. Yan si Mama Bear. Okay. Ito ay si Baby Bear. Ito naman ay si Mama Bear. Nasaan si Papa Bear? Ayan ang katabi niya si Papa Bear. Ito ang daming bears. Baby Bear. Mama Bear. Okay. Punta naman tayo sa south. Makikita natin yung Hugis Cruz na constellation. Ito yung tinatawag na Southern Cross. Kaya Cruz. Ito yung larawan ng Southern Cross. Southern Cross. Binubula ang apat na maliliwanag na stars. Si Alpha Cross, Beta Cross, Delta Cross, and Gamma Cross. Kapag gumawa ng isang straight line mula kay Delta, papunta kay Alpha Cross, dyan eksaktong tinuturo yung southern axis of rotation. Alpha. Pero dapat dito siya. Nakataya kasi nandiyan yung south. Malagpas ko lang yung pinto. Dito siya. Ito yung constellation next niya. Bruce. Cruz, di ba? Pendant, Cruz, ito yung Cruz. Sa tabi niya, dalawang maliliwanag na stars. Alpha and Beta Centauri. Pag sinilip sa telescope to si Alpha, mayroong maliit na bituin dyan. Yun yung pinakamalapit na bituin sa araw. At pangalawa sa daigdig. Mayroon siya na yung 4.3 IQ sa atin. At dalawang yan ay kasama sa constellation na Centaurus, yung half-man, half-horse creature. Ayan o. Kalahating katawan ay kabayo. Kalahati ay tao. Meron siyang pinapana. Meron siyang kalaban. Sino ba yung kanyang kalaban? Meron pa siyang kakampi. Ito yung kanyang kakapi, isa rin Sintaw. Yan ay isang zodiac sign constellation. Na kung saan nasa loob ang isang asterism na kung tawagin ay tipat. Tipat in the sky. Ito yung takip. Hawakan. Nagaya ng tubig at labasa ng tubig o spout. Yan yung tipat in the sky, pero nandiyan si Sagittarius. The Archer. Pinapana niya ito. Ito sinisipat niya ng ilaw. Meron isang nilalang dyan sa gitna. Yung isang hayop na kumagat sa hunter na si Orion. Ito ay si Scorpio. Kaibigan kasi ni Sagittarius at Centaurus si Orion na isang hunter. Na kumagat at kinagat ni Scorpio. Yan si Scorpio. Isang malaking alakdan.
na kumagat kay Orion. At ang bright star niya ay si Antares, na isang malaking pulang bituin, malaking halos 1,000 times ng araw. Oh, itong bituin na to. Ang pangalan ng bituin na to ay si Antares. Ganda niya. Okay, pagkalawin natin ang ating mga stars para makita yung iba pang constellations. Okay, tingnan natin ang isa pang planeta. Ano ba yung red planet? The red planet or the third planet or the fourth planet from the sun is Mars. It's Mars. Asawa ni Mars. Meron siyang dalawang moons. Oh, galing. Phobos and Deimos. This one is Phobos, the other one is Deimos. Bakit kulay-kulay yung Mars? Dahil yung kanyang surface ay binubunan ferrous oxide or known as kalawang. Kaya kulay-kulay yung kanyang lupa. Kaya kung titignan, namumula ang planetang Mars. Okay, baka constellation. Maghanap pa tayo. Ito naman yung tatlong magkakatabing constellations na kung saan matatagpuan yung kinatawag na Summer Triangle. Pag pinagtugtong yung tatlong bright stars nila, mabubuo yung Summer Triangle. Ito ay si Aquila or Aguila, the eagle. Ang bright star niya ay si Alter. Ito naman ay si Cygnus, the flying swan. Ang bright star niya ay si Deni. Ito naman ang musical instrument constellation na si Lyra. Ang bright star niya ay si Vega. Si Vega, Alter, and Deneb, pag pinagtugtong, makakabuo ng isang Virgo. Ang shape to? Triangle. Ang tawag sa triangle na ay summer constellation. O summer triangle. Pero ito naman yung tatlong constellations na bumubuo sa kanila. Si Alta, ang Vega, o si Daniel. Yan ang Aguila. Alive or heart. Si Lira. Ito naman yung Cygnus, the flying swan. The baby cat and swan. Okay. Ito naman matatagpuan yung silya ng Reina Cassiopeia sa letter S formation of stars kung saan nakaupo ang Reina Cassiopeia. Isang magandang Reina nakaupo sa kanyang silya, kumukuya-kuya-kuya. Mayroon siyang salaming kuita yung medyo yung kanyang buka. Ito yung kanyang prinsesa, si Andromeda. Ayan si Andromeda. Kinala niyo ba yung boyfriend ni Andromeda? Si? Ano ba siya kasi tinali siya sa akin? Diyos ko naman. Ayan si Perseus. At boyfriend ni Andromeda. Okay, may hawak siya ang ulo ng monster na si Medusa. Niligtas niya si Andromeda sa bago kainin ng monster. Dito naman yung tinatawag na Rosario or Rosary. Tawag niya na Pleiades, group of stars. Kasama yan sa constellation na Taurus, the Bull. Ito rin, yung letter D formation of stars. Yan naman yung tinatawag na
Hayades, yan yung bukan ng Toro. Ito yung mata, ano? Toro na si Taurus. Tingnan nyo natin. Ayan ang Toro. Okay, umaga na. Pero tabulin pa natin kasi may papakita ka. That is the sun. The blue stars. Aldebaran. This one is Betelgeuse, bright star of Orion. Ito naman si Sirius, the brightest star in our solar system. Nakasama sa constellation na Canis Major or Big Dog. Ito yung malaking aso. Ako sana ito si Sirius na nagsisilbing leek ng malaking aso. Ito naman ay si Procyon, ang bright star ng maliit na aso, Canis Minor. Yeah. Ito naman yung tinatawag na Winter Triangle. Winter Triangle or Winter Constellation. Okay, tingnan natin yung ating sun. Sunspots. O yan yung pinakamalamig na parte sa araw. Pero mainit pa rin yan. Pero compared to the photosphere or the surface, visible surface ng sun, mas malamig ito dito. Kasi ang temperature ng photosphere ay 6,000, almost 6,000 degrees centigrade. Pero dito mas malamig. Mga 5,000 siguro. Mainit pa rin. Okay. At may mga layers ang sun kung saan iba-iba yung kanilang temperature. Ang pinakamainit ay sa kanyang core na may temperature na 15 million degrees centigrade. At ang ating araw ay nasa loob ng constellation na Gemini. Represented by Castor and Pollux. Gemini the Twins. Isang zodiac sign constellation. Castor and Pollux. Okay, tingnan na lang natin yung ating mga zodiac signs. Constellations. Kung saan nakahilera sila sa may ecliptic. Kasi si Gemini followed by Cancer. Okay, hanapin talaga ang mga zodiacs. Followed by Leo. Virgo. Ito naman si Virgo the Virgin, the goddess of harvest. And si Libra, the winging scale constellation. Birth month niya ay October to November. Then, ito na naman si Scorpio. Ang alam ka, November to December. Then, Sagittarius. Capricorn. Then, water bearer na si Aquarius. February to March, ang kanyang sun. Yeah, dahil may tubig, Pisces, March to April. Followed by Aries the Ram, Aries. At si Taurus, the Bull, asay na yung panglabing tatlo. Okay, meron pa kayong katanungan? Kung wala kayong katanungan,